paglilinaw sa gusto kong talakayin sa panayam na ito, may iba't ibang platforma yung filosofiya, no? Pero yung ating pag-uusapan sa oras na ito ay tungkol sa akademikong filosofiya sa ating bansa. Yung kasaysayan nito, although yung pamagat, kasaysayan, ano, sulyap sa kasaysayan, hindi pa ito naisusulat. Kaya medyo magmamapa tayo, susulyapan natin yung tinakbo ng akademikong filosofiya sa ating bansa. Hindi muna natin pag-uusapan, siyempre, yung mga indigenous philosophy dito, yung mga philosophy na dumadaloy sa kamalayan ng taong bayan. Pangalawa, hindi ko pag-uusapan dito kung mayroon o wala bang filosofiyang Pilipino. Sana sayang kasi sa oras. Yung iba na lang siguro mas mahalagang katanungan ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Medyo mahaba yung pinasa kong paper doon sa organizers. Malamang hindi ko matatapos dito sa 20 minutes na discussion. Kaya siguro yung ilang bahagi dito babasahin ko na lang para makatipid ng oras at yung ibang bahagi ay pag-uusapan ko na lamang ng spontaneous, no? Yun. Mahalaga ang tungkulin ng isang nakasulat na kasaysayan sa pagundad ng isang disiplina. Nesesaryo ito sa anumang larang upang makabuo ng isang buhay na tradisyon. Pero sa kaso ng akademikong filosofiya sa ating bansa, nananatiling hindi pa na isusulat ang istorya nito. Nauna itong napansin ng Jesuitang Amerikano na si Leo A. Colom sa kaniyang artikulo noong 1959 na Notes for a History of Philosophy in the Philippines. Binabanggit na dito yung kahalagahan ng isang nakasulat na kasaysayan ng kaisipan sa ating bansa para maunawaan natin yung ekonomiya, yung politika na dumadaloy sa ngayon. Dahil dito, binanghay niya kung paano nagsimula ang akademikong filosofiya sa ating bansa sa pamamagitan ng pagsaliksik hinggil sa paralelismo ng karanasang filosofiko sa Pilipinas, Espanya at Latin America. So mayroong liwanag na makikita tayo kapag tinignan natin yung mga karanasang filosofiko sa Latin America. Kasi meron tayong pagkakahubig sa kasaysayan, no? Pareho tayong merong karanasang kolonyal. Kailangan ding tingnan yung karanasang filosofiko sa Espanya dahil doon naman talaga nagsimula yung akademikong filosofiya sa ating bansa. So kung titingnan natin sa ating pagmamapa, noong itinayo ang Universidad ng Santo Tomas o Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, maging yung Colegio de Manila, Colegio de San Jose, at saka yung San Ildefonso sa Cebu. 17th century, ito yung panahon na nagtatayo rin ng mga universidad sa Latin America, katulad ng University of Lima, University of Mexico, Bogota at saka Havana. Dala-dala ng mga fraile, yung mayamang tradisyon ng eskolastisismo sa Salamanca, sa Alcala, sa Avila. Kaya mataas ang klase ng eskolastisismo na dinala nila dito sa mga bansang ito. So alam natin na nagkaroon ng pagbabago ng pananaw, kalimitan tinatawag itong modern period, dala ng mga bagong katanungan ni René Descartes, mga siyempre mga kritisismo rin ng Renaissance movement, ng mga Protestante, ng French Revolution, even Scientific Revolution. Halos may ganoon ding pagbabago ng abutanaw sa Latin America, no? Kasi meron silang access kay na Descartes, kay na Voltaire, kay na Gassendi, kay na Condillac. Kaya makikita natin sa kanilang mga philosopher doon, meron talagang mga Catholic philosophers na nakapanig kay Descartes, kay na Condillac. Pero kung titingnan natin sa karanasan natin, parang sasabihin natin sana all, ano? Yung eskolastisismo sa ating bansa, halos 330 years na dominante, na halos nag-iisa lamang yung tradisyong filosofiko na itinuturo. Siguro, isa sa nakikita ni Father Villaruel dito, yung pagkakaroon ng merong
merong pagsasala, no? Wala halos access yung mga estudyante sa mga sinulat ng mga ninakad, ibang usapin kung may access ba yung mga profesor. Kasi yung mga, may mga hinain yung mga profesor na gusto nilang mabasa yung mga kontemporanyo nila, no? Dahil ayaw nilang mapag-iwanan ang kanilang mga kasabayan sa Alcala, sa Salamanca. Pero malakas kasi yung pagsisensor, yung censorship noong panahong iyon. So nagkaroon lamang ng pagbabago, ng ihip ng hangin noong 50s, ano? Mamaya banggitin ko ulit yan. Dahil unang tangka ang nasabing artikulo, natural lamang na hindi ito kompleto. Halatang nangangapa si Colum sa pagmamapa ng kasaysayan ito. Sunod na mapagbabatayan ng sino mang nais magsulat hinggil sa paksang ito, ang artikulo ni Alfredo Co noong 2009 na In the Beginning, Petit Personal Narrative of the Beginning of Philosophy in the Philippines. Batay na rin sa pamagat, isa itong personal na pag-iistorya ng mayakda hinggil sa simula hanggang sa kasalukuyang estado ng filosofiya sa ating bansa. Pero higit sa pagsusulat ng kasaysayan, iginiit ng artikulo na ang pagtalunton sa filosofiyang Filipino ay hindi dapat dumampas sa panahon kung kailan nabuo ang ating bansa at tinawag itong Las Islas Filipinas. Taliwas ito sa unang-unang proyekto ni Leonardo Mercado, Florentino Timbresa at Everita Aquino na metalinguistikong saliksik sa nakaraan upang mabalikan ang mga kaisipan na orihinal at sariling atin. Mahalaga ang debating ito upang maging malinaw ang direksyon ng uri ng filosofiya na nais nating ipagpatuloy. Akademiko ba ito? Yung gusto ba nating sundan yung mga simulain ni Leonardo Mercado na folk philosophy or indigenous philosophy? Pero kung ililimita muna natin sa akademikong filosofiya ang uri ng filosofiya na umiiral o uri ng filosofiya na umiiral sa mga institusyong akademiko, walang duda na hindi tayo dapat lumampas muna sa panahong pinag-usapan ni Co sa kanyang artikulo. Sa panayam na ito, nais kong sugyapan ang kasaysayan ng akademikong filosofiya sa Pilipinas. Paano ito dumaloy sa pagdaan ng panahon? Ano-anong anyo ng akademikong filosofiya ang nagsimulang sumibol sa ating bansa na mapagsisimula ng orihinal na ideya? Pero bago natin ito masulyapan, kailangan nating matukoy kung saan punto ng ating kasaysayan unang lumitaw o naganap ang akademikong filosofiya sa ating bansa. Kaya ang una kong pag-uusapan ay yung katanungan hinggil sa simula. Nang dumating ang mga mananakop sa panig na ito ng daigdig, wala di umano silang naratnang corpus ng mga sulatin na magpapakita ng kaisipan ng mga katutubong naninirahan sa kalat-kalat na isla na tinawag nilang Las Islas Filipinas. Mahalaga ang corpus ng mga sulatin dahil magpapakita ito ng tradisyon at diwa ng unang naninirahan dito. Hindi katulad noong makialam ang mga kanduranin sa buhay ng matatanda ng sibilisasyon tulad ng India at China, naratna nila roon ang organisado ng wika, pamahalaan, panitikan, at mga sulating filosofiko na hindi dihado kung itatapat sa kung anong mayroon ang mga dumayo. Subalit hindi ganyan ang istorya ng ating bansa. Dumating ang mga kolonisador sa panig na ito ng daigdig sa panahong papausbong pa lamang ang ating sibilisasyon. Kaya kung nais nating saliksikin ang kasaysayan ng akademikong filosofiya sa ating bansa, hindi muna natin kailangan lumampas sa panahon kung kailan ipinakilala ng mga Espanyol ang pilosopiyang alam nila sa Espanya. Nais kong pansinin natin ang salitang muna dahil maaaring makadiskobre ang mga arkeologo, antropologo at iba pang mga eksperto sa larang na ito na magpapatunay ng higit na matandang sibilisasyon sa ating bansa. Pero upang umusad na tayo, kailangan magsimula sa mga bagay na matutukoy na natin. Sangayon ako sa pagmamapa ni Alfredo Co, nakasintanda ng Universidad ng Santo Tomas ang akademikong filosofiya sa Pilipinas. Masasabing may ilang sangkap na filosofiko sa edukasyon isinagawa sa mga kumbento, seminaryo at iba pang kolehiyo noong panahong iyon, subalit hindi maitatapat ang mga ito sa impresibong programang filosofiko ng Santo Tomas. So, merong mga sangkap na filosofiko doon sa mga Sunday school, no?
at yung mga kolehiyo rin. Kasi noong panahong yun, yung mga, lalo na yung mga kolehiyo na pinatatakbo ng mga Eswita, meron din silang programa, yung Ratio Studiorum, no? Inaaral nila dito yung gramatika saka artes. Pag sinabing gramatika, ito yung pag-aaral ng mga klasikong wika tulad ng Latin, Greek, Spanish. Pag sinabing arts, artes, ito yung pag-aaral ng humanities saka science kasama ang philosophy. Pero hindi ganun ka-impresibo kung kukumpara sa programa ng University of Santo Tomas. Kung magagaling ito kay Colum, isang Jesuit priest, ano, pupurihin mo isang institusyon Dominico, ay may sinasabi yun. Kasi ito mga kolehiyo na ito, like kolehiyo de Manila, kolehiyo de San Jose, mga yan, ito ay mga pre-university. Kaya kung meron man silang mga subject sa philosophy, hindi ganun ka, hindi mo maitatapat, hindi ka ka-level noong diskurso sa filosofiya sa Kolehiyo de Santo Tomas. Karapat-dapat banggitin sa usapan natin ngayon ang Kolehiyo de Manila nga, Kolehiyo de San Jose, Kolehiyo de San Ildefonso sa Cebu, na pinangasiwaan ng mga Eswita bago pa man maitatag ang Kolehiyo de Santo Tomas. 1580s, meron na yung mga yan eh. Pero hindi tuloy-tuloy ang kanilang operasyon. Meron mga pagkakataon na nagsasarado sila. At saka minsan, yung kolehiyo, hindi naman ibig sabihin mga college talaga or college institution, no? Minsan, nagiging tirahan lamang silang mga estudyante o dormitoryo. Kolehiyo rin ang tawag doon. Gayun din ang mga seminaryo sa Nueva Segovia sa Vigan, Nueva Cáceres sa Naga. Subalit hindi malinaw ang kanilang mga programa, kaya mahirap pa itong saliksikin sa tayo. Kaya hindi dahil taga-USC tayo, doon tayo magsisimula, kasi meron talagang dahilan kung bakit natin i-pinpoint ang simula dito sa ating universidad. Sa Kolehiyo de Santo Tomas, sinatapos sa humigit-kumulang na 3 taon ang kurso sa filosofiya para makapag-matrikula sa teolohiya, diretso civil at diretso kanoniko. Mataas ang tingin ng lipunan sa sino mang nakapagtapos ng doktorado sa filosofiya at itinuturing na piyesta opisyal ang pagagawad ng naturang degree. So ngayon kasi kapag tinatapos mo yung dissertation mo, magsusulat ka ng almost 5 years or 1 year or 2 years. Noon, ang depensa ng dissertation ginagawa sa isang, sinusulat yung dissertation sa mismong araw. Mismong araw. Meron silang tinatawag na Libros de los Piques, no? Ito yung, ang tawag nila sa gabi bago yung depensa na yun ay Noche Triste, Sad Night. Kung meron kayo ngayong Halloween, no? Halloween. Walang sinabi yan sa Noche Triste noong panahon yan. Sad Night. Kasi hindi mo alam kung itatanong sa iyo eh. So, kung sama, isa yung Libros de los Piques, naglalaman ito ng mga pangunahing akda ni Aristotle. Doon kukuha ng mga tanong. Kung saan pahinang mabuksan, doon kukuha ng paksa. Susulatin mo yan sa isang araw. Nandun yung academic senate, yung rector. Susulat ka doon. Then, kinabukasan, doon mo didepensahan. Open sa public yun. Naroon yung mga kapag tapos ng doktorado. Kapag bumasa, ipaparada sa bayan. Ipaparada sa bayan yung ano, sakay ng puting kabayo. Siyempre, may marching band. Hindi sakay sa puting kabayo. No? May marching band, and then yung rector, yung academic senate, yung mga nakapag-doktor, kasama rin yan sa mga sa parada. Okay, makikita natin yon, nagpapakita yun na mataas ang pagtingin sa mga nakapagtapos ng filosofiya sa ating bansa. Ibig sabihin, mataas ang pagtingin sa pag-aaral ng filosofiya noon sa Pilipinas, lalo na sa isang tradisyong filosofiko na tinatawag na scholasticism. Pero paano nga ba nakarating sa ating bansa ang tradisyong eskolastisismo? Bakit ito ang diskursong filosofiko na namayani sa sinunang yugto ng filosofiya sa ating bansa? Maugat natin ang kasagutan sa punto ng kasaysayan na kalimitang tinatawag na gitnang panahon ng Middle Ages. Okay. Ito na yung pangalawang bahagi ng paper ko. Isa sa pinakatandang at masasabing may pinakamalaking ambag sa sistemang eskolastisismo
ay isang paring Dominico na nagngangalang Tomas ng Aquino. Nabuhay siya sa panahong mas naging lantad na ang paggamit ng kumpletong mga akda ng dakilang philosopher na si Aristotle. At dahil sa napakasistematikong katangian ng pangatwiran at pagsusulat ni Aristotle, walang magawa ang mga palaisip noong panahong iyon kundi ang mabighani rito. Subalit ang pagkabighani ay kaagad namang napapalitan ng suspetsya at pag-aagam-agam, bunsod ng napakaraming kontradiksyon ito sa doktrina ng simbahan. Halimbawa yung for matter, no? Para kasi kay Aristotle, walang nasa sa materya na hindi nasa sa forma. Walang nasa sa forma na hindi nasa sa materya. At dahil naglalaho yung materya, parang sinasabi no, na naglalaho rin yung forma, no? Taliwas ito doon sa doktrina ng simbahan tungkol sa immortalidad ng kaluluwa. Kaya medyo duda sila kapag ginagamit mo yung Aristotelicong filosofiya. Ito ang dahilan kung bakit ang awtoridad ng simbahan nung ay lagi naghihinala sa mga philosopher na gumagamit ng mga konsepto ni Aristotle. Subalit ibang nasa isip ni Tomas ng Aquino. Naniniwala siya na ang pagampon sa mga Aristotelicong kaisipan na hindi nangangahulugang pagkahulog sa mali o eretikong konklusyon. Paniwala niyang malaki ang mayambag ng filosofiya ni Aristotle kung bibinyagan ito sa tradisyong Kristiyano. Usually, ginagamit yung philosophy as preparatory, as muchacha, no? Handmade ng theology. Kasi hindi sila talaga magkaaway. Magkaiba ang kanilang pinag-uusapan, okay? Magkaiba yung kanilang pinag-uusapan, pero hindi sila magkaaway. Pwedeng magkatulong. Dahil sa tagumpay at impluwensya ng filosofiya ni Santo Tomas, maraming katolikong universidad ang gumamit ng nitong sistema. At dahil kahawig ng sistema ng edukasyon sa Europa ang ipinatupad sa Universidad ng Santo Tomas, Aristoteliko at Tomista na mayaning kultura ng pang-filosofiya rito. Base sa paglalarawan ng paring Dominico na si Fidel Villaruel, napakayaman ang tradisyong Aristoteliko at Tomista sa UST sa simulat sa Port. So ito yung sinasabi niya no, in description ni Father Villaruel. Sa kolehiyo ni Santo Tomas, malinaw na ang pagtuturo ng filosofiya ay ginaya sa pamaraang ginamit ng mga universidad sa Espanya. Kailangan matutuhan ng mga estudyante ang kanilang mga kurso sa mahirap at naparaan sapagkat wala pa noong mga textbook at manual, hindi tulad ngayon. Ginagawa ang mga lektura sa pamamagitan ng pagdidikta, habang ang profesor ay nagbibigay ng ilang komentaryo sa mga tekstong Aristoteliko. Siguradong hindi salat ang kolehiyo sa mga profesor na nagpakadulubhasa sa Salamanca, Alcalá at iba pang mga universidad sa Espanya. Sila ang nagbibigay ng matatalinong komentaryo sa mga akda ni Aristotle. Kung titingnan natin, may dalawa tayong makukuha sa sinabi ni Villaruel, no? Una, malinaw na ang filosofiya at uri ng pang-filosofiya na bumalat sa Universidad ng Santo Tomas sa pinakasimula ay Aristoteliko at Tomista. Pangalawa, malinaw rin na ang nasabing tradisyon ay impluwensya ng namamayaning kaisipan noon sa Europa, partikular sa bansang Espanya. Dumating ang mga Espanyol sa ating kapuluan noong 1521, panahong baluarte ang Espanya ng masigilang eskolastisismo. Panahon ito kung kailan sikat ang kaisipan ng mga eskolastikong tulad ni na Francisco de Vitoria, O.P., Domingo de Soto, O.P., Melchor Cano, O.P., Domingo Bañez, O.P., Francisco de Toledo, Luis Molina, Gabriel Vázquez, at ang tinuturing na pinakahuling, pinakamahalagang eskolastiko na si Francisco Suarez. Kaya kung nais natin talagang umugad sa tradisyon, maaari nating balikan yung itong mga konsepto ng mga scholastikong ito, ano? Pwede nating i-revisit yung debate ni na Molina at saka ni Bañez tungkol sa predestination. Maraming dapat tayong usisayin sa mga ito. Napakarami nating dapat gawin. Kaisipan ng mga nasabing tinitingalang philosopher sa Espanya, ang bit-bit ng mga frailing nagtaguyod ng edukasyon noong panahong ito. Itinuturo ang filosofiya batay sa klasikong pag-aaral ng logika, pisika at metafisika. Wala na yata akong oras. So, i-wrap up ko na lang yung discussion ko dito. Ano naman ang nangyari noong panahong, syempre, ng
ng Enlightenment sa Europa. Ganon, sabi natin kanina, halos scholasticism pa rin. Kasi yung cursus filosofikos ang ginagamit nila dito. Lagay ko na lang ulit sa timeline para mabilis. Okay? Makikita natin nung kaliwanagan, scholasticism pa rin. And then, nagkaroon ng malaking role ang UST sa muling pagpapasigla ng tumismo. Kailangan natin banggiting sa usapan si Seferino Gonzalez at saka yung kanyang akda na Estudios sobre la Filosofía de Santo Tomás na may malaking influensa sa sinulat ni Leo XIII na Eterna Patris, ano? Isa itong Magna Carta pagdating sa muling pagpapasigla ng scholasticismo ng Filosofía de Santo Tomás. Makikita natin na nagkaroon lamang ng pagbabago noong panahon na hindi na eksklusibo sa mga fraile ang pagtuturo ng filosofiya. Ito rin yung panahon kung kailan nagsibalikan mula sa ibang bansa yung mga scholar na Filipino, ano, mula din na Quito and so on. Sila yung mga masasabi nating game changer. Itong panahon na rin ito, mga 50s, meron na rin ibang mga philosophy department like FEU, ano, UP, natin na yun, 1969, if I'm not mistaken, si Father Ferriol, si na Joe Cruz, na Ramon Reyes. De La Salle College, 69 din yata yung De La Salle College, 1969, si Quito ang nagpasimula dyan, in a way. Usually, merong limang dahilan na sinasabi sila kung bakit humina yung tumismo sa kanluran. Una yung Renaissance, no? Wala tayong ganyan sa Pilipinas. Hindi naman nakarating dito yung Renaissance na yan. Kaya hindi natin masasabi niya ng dahilan ng paghina ng tumismo, no? Decline ng tumismo, no? Yung Protestant Reformation, hindi rin natin magagamit yan, no? Kasi hindi naman ganun kalakas ang Protestantism dito sa ating bansa. Masyadong malakas ang simbahang Katolika sa atin. Yung pangatlong revolusyong siyentipiko, hindi rin natin masisisi yan, hindi rin natin magagamit ang dahilan sa ating bansa. Maaaring sa kanluran, totoo yan. Revolusyong Frances, yung karanasan ating revolusyon, yung 1896 revolusyon, hindi naman sila anti-church, no? Kung tama pa nga yung pananaliksik ni Eleto, naka-influence pa nga sa kanila yung passion story, yung story ni Jesus Christ para mag-rebound. So hindi natin magagamit yung dahilan. Anti-colonial sila pero hindi sila anti-church ang revolusyon 1896. Siguro yung panlima, magagamit natin isa sa mga dahilan kung bakit humina ang tumismo sa ating bansa. Maaaring nakarating na sa atin yung spirito ng postmodernismo na merong disgusto sa anumang grand naratibo. Sa tingin ko, merong dalawang dahilan kung bakit humina ang tumismo sa ating bansa. Una nga ay itong postmodernismo. Pero ang talagang dahilan ay yung pagkasuya ng mga profesor at estudyante sa nag-iisang filosopikong sistema. Kahit naman maganda o masarap yung ulam, kung yan parati ang iyong na inuulam, ayan lagi ang kinakain mo, masusuya ka rin. Kaya naghanap sila ng ibang putahe. Naghanap sila ng ibang tradisyong filosopiko na pwede rin tingnan. Sabi nga ni Brother Romy, kung hindi dumating si Dr. Quito, talagang suyang-suya na aking mga classmates. Yung para bang tuwing kakain ka ay pare-pareho ang ulam mo. Eh kahit na masarap ang ulam mo, kapag sobra naman, nakakasuya rin. Tapos in the end, sasabihin pa sa iyo na hindi tama itong sinasabi mo. Para naging objective tuloy masyado, right or wrong. At wala ka ng kalayaang mag-isip, especially you are young during that time. Bakit ganyan ang sitwasyon? Eh, philosophy yan. You can see what kind of trap it could be, ano? Hindi lang yan ang sa tumismo maaaring mangyari. Analytic philosophy could be like that too. Kahit ano, Marxism could be like that also. Lahat ng sistema ay maaaring maging dogmatic na parang sasabihin mo na ito lamang ang totoo at lahat ng labas dito ay mali. Ah, hindi na yan uubra sa ngayon. So malinaw na yan talaga ang naging dahilan. So masyadong dominante at nag-iisa lamang yung rational internet.
So hindi anti, nilinaw ko dito sa paper ko na hindi anti-scholasticism yung panahon nila yan. Kaya tinatawag ko yan post-scholasticism. Kasi hindi naman talaga yung scholasticism ang kanilang tinutulig sa, kundi yung dogmatism. Kaya kung tatanong mo, tuluyan bang nalansag ang scholasticism? Hindi natin masasagot yan. Ang tiyak natin ay nagkaroon ng pababago sa ihip ng hangin sapagkat hindi na lamang scholasticism ang nalalanghap natin. Panghuli na lamang siguro. Sa ginawa nating pagsulyap, lalong maraming katanungan ang nabuo. Paano nga ba isusulat ang isang kasaysayan ng pilosopiya sa ating bansa? Saan matatagpuan ang mahalagang teksto para maisagawa ang dambuhan ng proyektong ito? Sino-sino ang mga philosopher na dapat mapasama sa kanon ng mga dapat aralin sa pilosopiyang Filipino? Kailangan ng isang genre na maglalaan ng panahon para sa ganitong problematiko. Kailangan na nating matukoy kung sino-sino ang may tuturing na dakilang philosopher ng ating bansa. Hindi upang gawin silang mga bayani at ilagay sa pedestal ng akademikong mundo. Kailangan ma-identify sila para mamulat tayo na malayo pa ang dapat nating lakbayin at nesesaryong ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Kahit na dapat nating ipagdiwang ang kanilang mga nasimulan, nais kong puntuhin ang dapat nating ipagpatuloy ang kanilang mahalagang problema sa halip na ang kanilang mga naging konklusyon. Kailangan na nating basahin at magsulat tungkol sa kanila para mabuksan ang matinong tunggalian na siyang tanging paraan upang umunlad ang pilosopiya sa ating bansa. Bukod dito, kailangan nating ikabit ang ating pamilosopiya mula sa mga katanungan ng mga nauna sa atin para makabuo ng isang dumadaloy na tradisyon ng pamilosopiya sa ating bansa. Sa makatuwid katanungan ito hinggil sa mga problematiko. Anong mahalagang katanungan ang dapat nasa isipan ng mga Pilipinong namimilosopiya? Kaya napakahalaga ng isang nakasulat na kasaysayan ng pilosopiya sa ating bansa. 1959 pa ito, binanggit ni Leo Ekolog, subalit hindi masyadong napakinggan. May ilang nagsimula na ng adhikaya ito, pero nangangailangan ito ng higit na maraming mananaliksik. Huwag na nating pag-aksayahan ng oras ang pagtatanong hinggil sa pag-iral ng pilosopiyang Filipino. Sayang ang oras at hindi ito nakatutulong. Huwag na rin nating pagtalunan kung anong wika ang dapat gamitin. Potensyal ang lahat ng wika, ngunit dapat rin nating alalahanin isama sa usapan ng mga karaniwang Filipino. Magsulat tayo para sa mga kapwa nating Filipino. Paksain natin ang mundong Filipino. Ito lamang ang nakikita kong paraan upang umundad panglalo ang pilosopiya sa ating bansa. Maraming salamat. Isang mahalag na tanghali po. Bago ako magsimula, nais ko muna ang batiin na Ateneo ko Manila. Pero, nais kong batiin si Dr. Emmanuel de Leon. Magandang tanghali po, Dr. Cariño, Dr. Bulanios, Dr. Paking sa pag-imbita. Magandang tanghali po sa ating lahat. Nais ko muling batiin si Dr. Emmanuel de Leon, mapalad ang pagawaran ng pilosopiya ng USP sa'yo. Gayun din ay tiyak na ngayon pa lang na may nagsimula ng paskuhan sa kalangitan ng mga tumasinong pilosopo dahil sa iyong akda. Mahalaga ang pagbabaybay. Una ay para magkaroon ng tanda ang mga mag-aaral at guro ng pilosopiya sa prestigyosong pamantasan ng Santo Tomas bukod sa mga pantas na naghanda ng kanilang mga dinaraanan. Pangalawa, ay lubos nitong pinagtitibay ang pundasyon ng paggawad ng CHED sa kagawaran ng pilosopiya ng Santo Tomas bilang pamantayan ng kahusayan ng pilosopiya sa pilosopiya. Pangatlo ay hamon sa ibang pamantasan at kolehiyo na ang pagkakaroon ng kagawaran ng pilosopiya ay isang responsibilidad. Sa huli ay isa na namang babasahin ang nadagdag sa aklata ng pilosopiya ng Pilipino. Napakatibay na salalayan ng pag-aaral ang kaisipan ng Pedro ko na kailangang hanapin ang mga nasulat at mas makikita yon sa mga kagawaran ng pilosopiya ng mga pamantasan. Subalit gusto ko rin pasabalian ang mga binaybay ni Dr. De Leon, ng mga tao. Bilang isang babagong nagkakatahid sa bakuran ng mga pilosopo, ay nakita ko ang aking sarili na sa kanila na minsan ay may damdamin na magsulat
na mga bagay na magdudulot sa akin ng karagdagang pagkilala at sahod, siyempre. Kaya ang mga naliging bagay yung lamang sa palagay natin ay sasangayunan ng mga kasamahan at lalong higit ng mga puhon sa kagawaran at mga anito ng pamantasan. Malakas ang ating kutob na kaya mabagal ang pagunlad ng filosopikong diskurso sa ating bansa ay dahil nakatong lamang tayo sa diskurso sa loob ng mga kagawaran ng filosofiya na nagpapasalin-salin lamang. Di tayong bukas sa mga nasa labas ng kagawaran na may kakaibang paningin at pananaw. Silang hindi alintana ang sasabihin ng iba, ang pamantayan ng kasamahan, ang sweldo o promotion tulad ni na Jose Rizal, Apolinario Mabini, Emilio Jacinto, Manuel El Quezon, Amable Tubeo, o di kaya ay ang mga tanyag na tumasinong marxista. Mas may bigat ang sinulat nila dahil nakasabit din sa timbangan ng kanilang buhay, na para bagang sina Socrates ng Athens, Jesus ng Nazareth at Gandhi ng India. Napakalakas ng pag-iral ng pagpapahalagang nakabatay sa sakop sa atin, na ang nag-iisip ng kakaiba ay mangmang kalaban o erehe. Kaya't ang mga kakaibang pantas sa katolikong pamantasan ay tinatawag na subversibo. Kagaano man kaganda ang mga bagong binhi, hindi ito magbubunga at yayabong sa bawag na lupa. Hanggang ang mga kagawaran ng filosofiya ay nakaluhod sa mga anito at puho ng pamantasan ay walang bagong sistema na sisibol. Dahil bago pa lamang sumisilay ang dahon ay tiyak na itong tatabasin. Personal kong kilala si Dr. De Leon, isa ako sa kanyang taghanga. At isa ako sa umaasa na pagkatapos ng pagkakamit ng titulo ng kadalubasaan sa filosofiya, ay higit pa niyang ipagpapatuloy ang pagsulat sa mga paksang higit na magbibigay ng kaluwalhatian sa lahing Pilipino tulad ng paggamit ng wikang Pilipino, filosofiyang Pilipino. Gayon din ay ipagpapatuloy ang kanyang pagsulat sa mga usapin sa MINA, tulong-tulong po tayo kasama si Dr. Cortez, lalo na sa usapin sa MINA at politika sa ating bayang tinubuan ng magandang Silangang Mindoro. At sa huli ay bilang isang kaibigan na isumipahalala na sa huli walang ibang ituturo sa atin ang filosofiya kundi ang kababaang Lord. We are now open for questions. If you have any questions, please approach the microphones on either side of the aisle. Good afternoon, Podo. Ako po si Alexis galing po ng Philadelphia. Tanong ko lang po, Dok, kung sinabi po ninyo kanina na kailangan po natin balikan yung mga sinulat ni na Suarez at ni na Bagels. Pero sir, maituturing pa talaga natin silang parte ng filosofiyang Filipino ay una-una sir, Espanyol po sila. Pangalawa, hindi po sila nag-aral dito sa Pilipinas. Pangatlo sir, yung mga diskurso po na nilalaman nila, yung mga debate po nila, correct me if I'm wrong sir, hindi po talaga natin sila kaisipan. Follow-up question ko po, sir. If may tuturing po natin silang filosofiyang Pilipino, ano po kaya yung magiging epekto ng ng pagsasama natin sa kanila sa mapa ng filosofiyang Pilipino? Maraming salamat dito sa patanong mo, Alexis, no? Hindi lang pala sa classroom magaling ka magtanong. Kanina, ginamapa natin, hindi yung filosofiyang Pilipino, no? Yung karanasang filosofiko sa ating bansa. So magkaibang usapin yun. Yes. Kasi mahabang debate pa kung ano ba ang filosofiyang Pilipino. Ang ginagawa natin kanina ay yung pagmamapa, pagsubyap sa karanasang filosofiko sa ating bansa. Noong sinusulat ang kasaysayan ng filosofiyang Kanluranin, pag tinatalakay ang history of Western philosophy, hindi naman agad nagsisimula sa mga Prince of Pratics, no? Pinag-uusapan din yung mga poets,
yung mga poets, yung mga pre-philosophical, ano. So bago natin pag-usapan yung matatawag nating pilosopiyang Pilipino, kailangan din nating tumuntong doon sa pinagsimulan natin. Kailangan din nating pag-usapan itong mga philosopher na nagdala sa atin ng akademikong kasi yung mga fraile na nag-aral sa Alcala, sa Avila, sa Salamanca, ito talaga yung kilala nilang filosofiya noong panahon iyon. Kaya hindi dapat i-neglect itong mga kaisipang ito. Ibang usapin kung ito ay tatawagin nating filosofiyang Pilipino. Sa ibang forum natin pag-usapan niya ang debating iyan. Pero para sa akin, mahalagang magsimula tayo doon sa mga... Halimbawa kapag sinabi mo halimbawa, hindi tayo kailangan maging purista eh. Hindi tayo kailangan maging purista. So pag sinabi mong Filipino, maraming influences dyan eh. Marami ng influences. Kahit halimbawa yung kinikilala nating heritage na jeepney, hindi naman talaga jeepney o tricycle. Mga dayo rin yung mga yan. Pero dahil sa proseso ng amalgamation, naging sa atin din. So, kahit scholasticism yan, hindi naman scholasticism na walang tatak ng pagka-Filipino doon. Kasi iba pa rin yung ating mga katanungan, iba pa rin yung ating material na daigdig. So hindi tayo dapat bumalik doon sa kaisipan na hanapin natin yung purong-purong sa atin at hindi tayo tumitingala o tumatanaw ng utang na loob doon sa mga Espanyol na nagpasimula ng akademikong pilosopiya sa ating bansa. So hindi porke, minsan kasalanan din ni Jose Rizal, ano? Kasi yung kanyang description sa mga fraile ay parang dinidemonize yung mga fraile doon. Yes, merong mga pag-abuso ang mga Espanyol, ang mga fraile, pero hindi lahat ng mga fraile ay masamang intensyon sa Pilipinas. Kasi kung halimbawa, babalikan mo yung First Synod of Manila noong 1582, ano? Makikita mo doon, maganda ang kanilang intensyon sa pananatili sa ating bansa. So meron silang mga adhikain na maganda. Merong mga paglabag sa karapatang pantao ang mga Espanyol. Pero marami rin tayong utang na loob na dapat tanawin sa mga ito. So yun ang unang katanungan mo, ano? Yung pangalawa ay tungkol sa... yung una... Ayun, iba na usapan yun kung may kukonsidera ba silang Filipino philosophers. So dahil hindi sila Filipino, at maaaring hindi sila pumasok sa definition ng Filipino. Pero bahagi sila ng daloy, ng kasaysayan ng filosofiya sa ating bansa.